Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating aswang killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong maaksyon ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong magising ang dalaga, ay dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Sabi niya, "Lugar namin to ah." Bigla siyang napatayo at tatakbo sana papauwi. Nang bigla siyang mapatingin sa ibabang bahagi ng katawan niya at napansing wala siyang ibang suot maliban sa t-shirt na isinuot ko sa kanya na bigay ng kanyang ina. Sabi ko sa kanya, "Pwede na ba akong magtanong? Kailangan ko kasing malaman kung paano ka nakarating doon. At baka may mga kasabwat pa ang mga dumukot sa iyo at narito pa sila sa isla niyo." Sabi niya naman, "Inaya ako ng kaklase ko noon na doon daw matulog sa bahay nila. Tapos noong naroon na kami, kumain lang naman kami tapos nagkwentuhan. Normal lang ang lahat. Noong medyo lumalalim na ang gabi, ay bigla na lang ako nakatulog nang hindi ko namamalayan. Tapos nasa loob na pala ako ng isang silid. Nagising na lang ako dahil may nararamdaman akong kamay na gumagapang sa katawan ko. Wala rin kasing ilaw ang kwarto, kaya hindi ko makita kung sino. Hinayaan ko lang dahil naisip ko na baka kaklase ko lang iyon. Nagpatuloy pa sa paggapang ang kamay at pinisil-pisil ang dalawa sa itaas tsaka ang isa sa ibaba. Hanggang sa bigla na lang tinakpan ang bibig ko. Naramdaman kong tinalian ako sa dalawang kamay at dalawang binti. Hanggang sa makaamoy ako ng mabango. Pero kakaiba ang bango na yun eh. Doon na ako nawala ng malay. Pagkagising ko, ay naroon ako sa silid na iyon. Nagulat ako dahil hindi pala ako nag-iisa. Ang dami pala namin roon. Isa-isang pinagkukuha ang mga kasama namin roon. Hanggang sa kaming apat na lang ang natira. Yung isang bata at dalawang dalagita. Tapos dumating ka. Hindi ko rin alam kung anong ginawa doon sa mga kasama naming bihag na inilabas." Paliwanag pa ng dalaga. Tapos saglit na natahimik na parang nalulungkot na naiiyak. Noong muli siyang magsalita ay sabi niya, "Kuya, pwede na ba tayo umuwi sa amin? Maraming lamok dito eh. Mabuti at maliwanag ang buwan. Takot pa naman ako sa dilim." "Teka, hindi mo ba ako inano? Kasi lalaki ka. At kung may ginawa ka sa akin, ay wala akong magiging palag dahil wala akong malay. Pero kung gagawin mo iyon sa akin, sana kapag may malay ako, para naman ma-enjoy ko rin." Uwi ka niya pa sabay mahinang tumawa. Sabi ko naman sa kanya, "Bakit ko naman iyon gagawin sa'yo? Tsaka mararamdaman mo naman siguro kung may mali sa sarili mo, di ba? Hindi pwede mangyari yun. Akala mo ba dalawa lang tayong narito? May kasama pa akong dalawang babae, hindi mo lang sila nakikita." Sabi niya naman, "Alam ko naman yun eh, binibiro lang kita. Kilala kita, isa kang babaylan.
Nakita ko na rin yung babae sinasabi mo. Nakasama natin ngayon. Nakita ko siya noong sinaniban ako at ginamot mo ako. Takot na takot ako noon dahil nakikita ko yung sumapi sa akin. Para silang mga nilalang na hugis tao, pero nasaan yung usok? Sabi ko sa kanya, paano mo nga pala nakuha ang marka mo sa likod? Yang napakarami mong tato na mga salitang Latin? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng mga salitang yan? Marka yan ang kadiliman. Iyan ang dahilan kung kaya ka hinahanap ng mga aswang kanina. Dahil malaki ang pakinabang niyan sa kanila. Kaya kailangan mabura na yan agad. Dahil iyan rin ang magiging daan para muli kang makontrol ng nilalang ng kadiliman. Sabi niya naman, ha? Hindi ko naman alam na may marka ako sa likod eh. Ano ba yan? Parang tato? Oo, parang ganun na nga. Pero marami at malapad. Parang ginamitan ng itim na tinta eh. Wala akong ideya kung paano ako nagkaroon ng ganyang marka. Basta naramdaman ko na lang na madalas masakit ang likod ko at nilalamig ako. Tanggalin mo naman yan oh. Ayoko nang mabalik sa dati. Sabi ko naman sa kanya, oo, tatanggalin ko yan. Pero bago yan, ihahatid muna kita sa inyo. Sobrang nag-aalala na ang mama mo at nang makapagbihis ka na rin. Lumapit siya sa akin at kinuha ang kamay ko at nilagay sa kanyang noo. Oh, sige na, patulugin mo na ako uli. Sabi ko naman, hindi na kailangan, nandito ka na sa inyo. Isang kilometro na lang ang lalakarin natin ay makakarating na tayo sa bahay nyo. Kanina kasi kailangan kitang patulugin dahil baka mabaliw ka sa mga makikita mo. Lalo na ang itsura ng mga aswang. Tara na, dahan-dahanin na natin ang paglalakad. Tumango lang siya at nagsimula na kaming maglakad. Pagkarating sa kanila, malayo pa lang, ay sinalubong na kami agad ni Ma'am Rose. Iyak iyon ang iyak habang yakap-yakap ang anak. Tapos noong kumalma ng iyak ay sabi noon, teka, bakit wala kang pangibaba? Anong ginawa niyo? Parang galing kayo sa laban na at nakalimutan mo pa yata anak na magsuot ng pangibaba. Sir ha, ikaw. Pabirong wika pa sa akin ni Ma'am Rose. Sumagot naman ang anak niya, ma, teka lang, yan na nga bang madalas kong ipagtampo sa iyo eh. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Iba agad ang iniisip mo. Ganito kasi yan. Pagdating ni Kuya doon sa pinagdalhan sa akin, ay wala talaga akong kahit anong saplot. Hindi ko rin nga alam kung sino ang naghubad ng mga damit ko. At hindi lang ako ang hubot-hubad sa kwartong iyon dahil marami kaming bihag na tinanggalan ng mga damit. Tapos nung dumating si Kuya, ay kinalagay niya kaming lahat. Tapos hinawakan niya ako sa noo. Pagkatapos noon, nakatulog na ako o nahimatay. Basta pagkagising ko na lang ay narito na kami sa isla natin, doon sa may tabing dagat malapit sa bahay nila Lolo. At wala akong pakialam kung nakita man ni Kuya ang kipay ko. Ang mahalaga ay ligtas na ako at nakauwi dito sa atin. Alam mo ma, may nakita akong dalawang tao na taga rito sa atin bago ako nawala ng malay noong dinukot ako. Namumukaan ko sila. Sila yung dalawang matandang babae, yung kakaiba ang kilos, sila iyon, sigurado ako. Mukhang pinlano talaga nila ang pagdukot sa akin, maging iyong kaklase ko ay mukhang alam niya rin. Kasi hindi niya ako tinabihan sa kwarto eh, nung natulog na ako. Tapos may kumapa pa ng ano ko, akala ko nga noong una ay iyong kaklase ko, kasi balibalita sa amin na may pagkatibo raw iyon. Kaya hinayaan ko lang siya noong una sa ginagawa niya. Tapos hindi pala siya yun. Sabi naman ni Ma'am Rose, ah, ganun ba? Pero alam ko na yan dahil sinabi na yan sa akin ni Sir. Maghintay ka muna rito anak at ikukuha kita ng bibihisan mo. Huwag ka munang tumuloy sa bahay ha ng ganyan ang itsura mo. Tapos ako naman ang sunod na kinausap ni Ma'am Rose. Sabi niya sa akin, Sir, sumama ka muna sa akin. Doon tayo sa likod ng bahay, sa may kusina. May sasabihin lang ako sa iyong mahalaga. Ah, sige po. Wika ko pa at sumunod na ako sa kanya. Noong naroon na kami, ay sabi niya sa akin, mga hayop talaga ang mga iyon. Kilala ko sila, sir. Humanda sila sa akin.
mga wala silang utang na loob. Nakakasiguro akong binenta nila ang anak ko. Pasensya ka na sir ha, alam kong mali itong iniisip ko. Huwag muna kayong tumuloy sa bahay dahil naroon ang mga kapitbahay namin ng mga Marites at mga barangay Tanod. Ayokong makita nila ang anak ko na ganun lang ang ayos. Tiyak, pagbifiestahan na naman iyon ng kung ano-anong mga chismis. Kaya lang naman ako naging ganito ka-protective sa anak ko dahil magmula noong nalaman nilang pinakialaman ng tsuhin ay puro panghuhusga at pangmamaltrato ang inabot ng anak ko. Kahit sa school ay binubuli siya at iniiwasan ng mga kaklase. Madalas pa nga pagsalita ng kabastusan, kesyo sa murang edad raw ay hindi na birhen. Iyon ang naging dahilan kaya siya nagsimulang madepress at muntik na magpakamatay. Buti na lang nga sir at nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi kong huwag siyang malulungkot dahil hindi naman lahat ng tao ay ganun ang tingin sa kanya. Dahil ikaw ay gusto mo siya. Madalas rin ako magpanggap na may kausap sa cellphone at sinasabi kong ikaw ang kausap kong iyon at nagpapaalam ka sa akin na liligawan siya. Pasensya ka na talaga sir ha, dinamay pa kita para sa kapakanan ng anak ko. Alam ko naman kasi sir na may gusto siya sa'yo. Babae rin ako. Kaya mga tingin niya pa lang sa'yo ay alam ko na iyon kaagad. Alam kong mali ang ginawa ko sir, pero wala akong ibang maisip na paraan para lang hindi magtuloy-tuloy ang kanyang depresyon at magtangka na magpakamatay. Kahit ano rin sir ay handa akong gawin para sa anak ko, kahit may pagbili ko ang sarili kong katawan. Sana ay mapatawad mo ako. Sabi ko naman sa kanya, hindi mo po kailangan humingi ng tawad dahil naiintindihan ko naman kung bakit kailangan mo magsinungaling sa kanya. Ang isipin mo na lang ngayon ay kung paano mo sasabihin sa kanya ang katotohanan. Tiyak, hindi niya agad iyon matatanggap at baka maglayas pa yan. Kaya maghanda ka na ng magandang paliwanag at ipaintindi sa kanya na kaya mo lang yun ginawa para sa kapakanan niya. Yun nga po ang problema ko ngayon, sir eh. Baka naman po pwedeng umasta ka na lang muna na gusto mo rin siya. Plano ko rin naman kasi nadalhin na siya sa Maynila. Para kapag naroon na kami, ay saka ko na ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Sir, tulungan mo naman po ako. Sabi ko naman. Sige po ma'am, ako nang bahala. Pwede ko namang tanggalin lahat ng alaala niya sa mga masasamang nangyari sa kanya. Para hindi na siya ma-stress. Sisimulan ko ang proseso bukas. Saglit lang naman yun. Pero kailangan ko na may pahintulot niya mismo. Para naman hindi maapakan ang kanyang karapatan na magdesisyon para sa kanyang sarili. Ayoko siyang pangunahan dahil kapag ginawa ko iyon, ay marami ang magbabago sa kanya. Maaari pang mas gumulo ang isip niya dahil hindi naman basta-bastang mawawala ang pang-aalipusta sa kanya ng mga tao. Pero kung ako ang tatanungin, ay mas mabuting umalis na lang muna kayo sa lugar na ito. Hindi kayo ligtas rito. Hindi ko na lang din buburahin ang alaala niya. Matututunan niya rin iyong tanggapin at makalimutan sa paglipas ng mga araw. Wala lang mga aalipusta sa kanya at magpapaalala sa nangyari kung malayo kayo rito. Sabi niya naman sa akin, oo sir, matagal ko na talagang plano yan. Pero ngayon nakapag-desisyon na ako, itutuloy ko na. Sige po sir, bumalik ka na muna roon sa kanya. Babalitaan na lang kita kapag nakaalis na kami rito. Bumalik na nga ako sa kinaroroonan ng dalaga, pero wala na siya roon. Tapos may narinig akong sumisitit sa akin, yung dalaga pala. Naroon na siya sa loob ng isang lumang bahay sa hindi kalayuan. Naroon lang siya sa may gilid noon nakaupo. Sabi niya sa akin, dito ka ba matutulog sa amin ngayong gabi? Gusto mo, dito na lang tayo matulog sa bahay na ito. Mahigaan naman dito. Dito ako madalas maglaro dati noong bata pa ako. Bahay kasi ito ng mga lolo at lola ko. Pero pareho na silang patay. Marami akong alaala sa bahay na ito. Sige na please, dito ka na matulog. Payag naman si mama na matulog tayo ng magkasama. Alam mo, may sinabi sa akin si mama tungkol sa'yo. Bulong niya pa sa akin. Hindi lang ako umimik. Hinayaan ko lang siya. Malaki talaga ang naging epekto sa kanya noong nangyaring ginawa sa kanya ng kanyang tsuhin. Masyado pa siyang bata para maranasan iyon,
16 na taong gulang pa lang siya noon. Alam kong hindi siya ganoon dati dahil mahiyain siya at hindi palaimi. Hindi nga namamansin sa mga lalaki. Pero ngayon, ibang-iba na siya, agresibo na. Noong lumapit siya sa akin, ay naramdaman kong may itinatago siyang sekreto. Ang plano niya ay magkaroon ng kakayahan o kapangyarihan upang makapaghiganti sa mga lumapastangan sa kanya. Kaso, bigo na siya roon dahil patay na iyon. Pero hindi niya pa rin nailalabas ang kanyang galit. Kaya iyon ang susubukan kong alisin sa kanya. Dahil may nakagabay sa kanya na nilalang ng kadiliman. Kapag nagpasakop siya sa kanyang galit, ay bigla noong sasakupin ang buo niyang katauhan. At iyon na naman ang magmamayari ng kanyang katawan. At mawawala na naman siya sa sarili. Lalo na at naroon sa kanyang likod ang marka ng itim na nilalang. Parang susi nila iyon para makapasok sa katawan noong dalaga. Hinawakan ko siya sa kamay. Noong una ay mukhang iba ang iniisip niya sa ginagawa kong iyon. Pero ilang saglit pa ay umaaray na siya. Sabi niya, "Nagalit ka ba sa sinabi ko? Sorry na, akala ko gusto mo rin ako eh. Para ka namang hindi lalaki, para yun lang yung sinabi ko eh." Sabi ko naman sa kanya, "Huwag kang malikot, tumalikod ka muna. Titignan ko ang marka mo sa likod." Sabi niya naman, "Sus, yun lang pala ang gusto mong gawin eh. Eh bakit ang lakas-lakas mong manghawak?" "Ay, sorry, malakas ba? Hindi ko sinasadya. Nakabukas kasi ang poder ko. Pero mamaya ko na ito tatanggalin kapag nandito na si mama mo." Bigla siyang nagsalita sa malakas na boses na parang naiirita sa akin. "Umalis ka nga dyan! Naiinitan ako! Sobrang init!" Wika niya pa, sabay punit ng kanyang damit at nahubad niya na iyon. Kaya umatras din ako ng bahagya. Sabi niya naman, "Bakit parang nandidiri ka sa akin? Akala ko ba gusto mo ako? Dahil ba sa nilapastangan ako ng tsuhin ko, kaya hindi mo na ako gusto? Isinusumpa ako, magbabayad sila sa akin." Pagkasabi niya noon ay naghanda na ako dahil bigla nang nagliwanag ang marka niya sa likod. Parang may apoy na gumuguhit sa bawat bahagi ng marka na umaagyo sa kanyang katawan. Umusal na ako agad ng pamako dahil mukhang gusto nang maging aktibo nang nilalang na nakabantay sa kanya. Dahil bigla nga siyang nagalit, ginamitan ko na agad siya ng espiritual na pamako. Nakikita kong nasasaktan na siya. Iniwan ko muna siya sa loob noong bahay at lumabas ako. Umusal ako ng tagabulag at espiritual na bakod para sa bahay na iyon, para hindi kami makita o walang makarinig. Tapos bumalik na ako sa loob. Umusal ako ng orasyon para palabasin ang nasa loob ng katawan niya. Medyo matagal ang prosesong iyon. Patuloy pa siyang nasasaktan. Ilang saglit pa ay inilapat ko na ang aking kamay sa kanyang likuran at unti-unti nang hinihigop ng palad ko ang elemento na nasa loob ng kanyang katawan, kasabay rin ng unti-unting pagkabura ng marka sa likod niya. Noong matapos na ako sa aking ginagawa ay nawalan na siya ng malay habang naliligo sa sariling pawis. Ilang saglit pa ay makikitang nagbago ang kanyang itsura at pangangatawan. Pumayat siya bigla. Epekto iyon ng pagkatanggal ng marka sa kanyang katawan. Kasi kung hindi iyon nabura, ay muling babalik sa kanya ang mga nilalang ng dilim na dati nang sumasapi sa kanya. Hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay planado ko talaga. Hindi ko kasi maaalis iyon hangga't hindi gumagana ang kapangyarihan noong nakasapi sa kanya. Sa madaling sabi, kailangan ko iyong gisingin at galitin. Nakaselyo kasi iyon sa katawan ng dalaga na parang makapangyarihang tanikala ng kadiliman. Nawala na nga ang marka sa likod niya dahil hinigop iyon ng mutya ng sinukuan na nasa kamay ko. Naging kulay itim iyon na bilog bago tuluyang nahigo. Iyon ang sadya ng dalawang sundalong aswang.
dahil kapag nasipsip nila ang dugo ng dalaga, ay kasama nilang mahihigo ang kapangyarihang itim na taglay mula sa itim na marka. Magiging malakas na aswang sila o yung tinatawag na gabunan o libun. Noong matapos na ang proseso, ay pinawalang bisa ko na ang ginawa kong tagabulag para sa bahay na iyon. Literal kasi na naglaho sa paningin ng mga tao ang bahay. Ginawa ko iyon para walang makaistorbo sa ginagawa kong pagbubura ng marka. Pagkawala ng bisa noong tagabulag sa bahay, ay narinig kong nagkakagulo ang mga tao sa unahan. Nagtataka raw sila dahil paanong biglang nawala ang buong bahay. Tapos pagkalipas lang ng ilang minuto ay muli na namang lumitaw. Marami ang nagtaka at lumapit talaga sa bahay para tignan ang loob. Kaya mabilis na akong umalis, dala ang walang malay na dalaga. Dahil siguradong marami sa mga iyon ay mga lalaki at makikita nila ang dalaga na walang kahit anong saplot sa katawan. Habang karga ko ang dalaga ay bigla siyang nagising at sinabing, "Kuya, anong nangyari?" Tapos tumingin siya sa mukha ko ng seryoso habang karga-karga ko pa rin siya. Biniro ko naman siya. "Oh, bakit ka nakatingin sa mukha ko? Pangit ba ako?" Sabi niya naman, "Aba, kung pangit ka, edi sisigaw na ako agad." Sabi ko naman, "Mukhang okay ka na nga talaga. Nagagawa mo nang magbiro eh. Kaya mo nang maglakad. Sige na, maglakad ka na." Wika ko pa at inilapag ko na siya sa lupa sa kapinatayo. Sabi niya naman, "Kuya, mahina pa yata ang tuhod ko at nilalamig din ako. Lantad na lantad kasi ang katawan ko eh. Pero ikaw, parang sanay na sanay kang makakita ng mga babaeng walang saplot. Baliwala na lang sa'yo eh. Ganyan ba talaga kapag pogi? Mukhang babaero ka rin. Kasi pogi ka. Kung ibang lalaki pa siguro, ay baka nilamutak na nila ang kipay ko at ang dalawang bulgang mayon." Wika niya pa sabay tawa. Napatawa na lang din ako. Malaki na rin ang pinagbago niya magmula noong una ko siyang makita at ipinagamot sa akin. Dati kasi hindi talaga siya umiimik at malungkot lang palagi. Kaya aakalaing mataray siya. Pero ang totoo, epekto iyon ang nilalang na nakasapi sa kanya. Kaya nawala ang orihinal niyang ugali at pagiging isip bata. Muli siyang nagsalita. "Kuya, may mga naririnig akong boses kanina pag-alis natin doon sa luma naming bahay. Ano pa lang naganap doon? Kasi nagising na lang ako na karga-karga mo na ako." "Ah, yun ba? Nagtataka lang ang mga kapitbahay niyo kasi biglang nawala yung mismong bahay. Tapos pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik rin. Nilagyan ko kasi ng proteksyon para hindi nila makita at walang magtangkang pumasok. Baka kasi kung anong isipin nila kung makita nila tayong dalawa na nasa loob. At syempre, makikita nila ang katawan mo. Wala ka pa naman kahit anong suot. Mabuti sana kung puro babae ang makikiusyoso. Kaso, mukhang marami rin rito sa inyo ang mga lalaking marites. Kaya dinala na kita sa likuran ng bahay nyo. Oh, ayan na ang CR nyo. Pwede ka na magbihis dyan." Sabi niya naman, "Paano ako magbibihis? Eh wala naman akong damit dito. Naalala ko pala, pinulit ko ang damit ko kanina noong nag-iba ang pakiramdam ko. Pero hindi ko alam. Ngayon lang ako nakaramdam ng hiya. Noong mga nakaraan naman, baliwala lang sa akin. Wala akong pakialam at hindi ako natatakot. Parang sa madaling sabi, ay naging walang hiya ako. Kahit masakit pakinggan. Pero totoo. Ngayon tuloy, parang ayoko nang maalala pa yun. Balik na nga pala tayo sa pinag-usapan natin kanina. Bakit nga walang epekto sa'yo ang mga nakikita mo sa akin?" Sinagot ko naman siya. "Diba parang sinagot ko na ang tungkol dyan? Hindi iyon dahil sa sanay na ako makakita ng ganun. Lalaki rin ako at nakakaramdam pa rin syempre. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, tuwing magkasama tayo ay hindi lang tayong dalawang magkasama. Apat tayong magkasama. Kahit ngayon, hindi mo lang sila nakikita dahil may dalawang gabay pa ako na parehong babae. At palagi ko rin silang kasama sa halos lahat ng oras. Kaya bakit pa ako maiilang sa'yo?"
Sabi niya naman. Ah, kaya pala. Hindi lang kasi ako makapaniwala na ganun lang sa'yo kasimple na baliwalain ang nakikita mo sa akin. Alam mo, marami ako naging karelasyon dati. Pero iisa lang ang hinihingi nila sa akin eh. Walang iba kundi ang katawan ko. Kaya walang nagtatagal, hinihiwalayan ko na agad. Isa pa, yung tinuring kong pangalawang ama, nagawa akong halayin. Mula umpisa ay alam ko na ang balak niya sa akin. Kasi kami mga babae, malalaman namin agad sa tingin lang sa amin ng lalaki. Isang araw noon, kaarawan ko yun, nag-inuman kami ng mga kaklase ko dito sa bahay. Kaya medyo nalasing ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom. Yun din ang araw na pinagsamantalahan ako. Wala akong magawa. Hindi siya nag-iisa, tatlo silang lalaki noon. At sa mura kong edad na 14, ay nilapastangan na nila ako. Akala ko noon ay hindi na ako mabubuhay pa. Napuno ako ng galit. Gusto ko silang balatan ng buhay. Pero wala naman akong magawa, hindi ko sila kaya. Kaya humanap ako ng paraan. Kinuha ko ang lumang libro ng lola ko. Tapos humingi ako ng tulong sa mga nilalang na hindi ko kilala. Akala ko kasi nung una, hindi sila totoo. Noong humiling ako, ay sumumpa rin ako sa kanila na babayaran ko sila ng buhay ng isang tao. Basta tulungan lang nila ako. Kaya magmula noon ay palagi na lang para akong nilalagnat. Parang hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Hanggang sa pagtangka akong patayin ang nakakatanda kong kapatid at si mama. Pero hindi ko nagawa dahil dumating si Lolo. Yung pinuntahan mo dati, tinali nila ako. Mula noon ay napakabigat na ng pakiramdam ko sa sarili ko. Ngayon na ako nakaramdam ng kaginhawaan sa mahabang panahon. Mahabang kwento niya pa sa akin. Sabi ko naman, oo, alam ko ang lahat ng iyon. Ako nga ang nagsabi sa mama mo kung ano ang totoong dahilan ng pagbabago mo. Sige na, pumasok ka na sa bahay niyo na makapagbihis ka na. Dahil marami naghahanap sa'yo. Aalis na rin ako ngayon. Balitaan niyo na lang ako kapag aalis na kayo dito para alam ko kung nasaan kayo naroon. Sabi niya sa akin, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi ka naman tumatanggap ng pera. Isa pa, wala rin naman kaming pera eh. Ganito na lang, maibibigay ako sa'yo. Oops, hindi ang sarili ko ha, dahil binasted mo na ako kanina. Huwag ka munang aalis dyan, babalik ako agad. Wika niya pa at pumasok na agad sa bahay nila at doon sa kusina dumaan. Maya-maya ay bumalik na siya. Nakabihis na. May iniabot siya sa akin. Isang pulang bato na may butas sa gitna. Mucha, iyon ang ahas na kobra. Sabi niya sa akin, ito ang binigay sa akin ng kaibigan kong Engkanto na si Sunak ang pangalan. Ang sabi niya sa akin, itago ko daw dahil kakailanganin ko daw balang araw. Lagi ko itong suot. Pero ngayon, hindi ko na siya nakikita at nakakausap. Siya ang nagturo sa akin kung paano magtawag ng mga elemental. Pero magmula noong magamot mo ako, ay hindi na siya nagparamdam pa sa akin. Marami na yung napagaling na mga nakagat ng ahas. At lahat ng ahas ay magiging maamo kapag nasa sayo yan. Mabisa din daw yan sa mga pananim. Nakita mo naman, di ba? Puro gulay ang palibot ng bahay namin. Samantalang ang mga kapitbahay namin, lahat ng tanim nila ay natutuyo na dahil sa init ng panahon ngayon. Ikaw yata ang dapat magtaglay nito eh. Sabi niya pa. Sabi ko naman, sa'yo yan ibinigay, kaya ikaw lang ang dapat magmay-ari niyan. Hindi ko kailangan yan. Ang isang bagay kapag binigay sa akin ng mga diwata, ay tiyak kakailanganin ko iyon. Sabihin mo sa mama mo na umalis na kayo sa lugar na ito. Dahil kapag hindi kayo umalis agad, ay may panganib na naman sa buhay mo sa hinaharap. Pakisabi na rin na hindi ko na siya nahintay dahil marami pa akong obligasyon na kailangan ko rin asikasuhin. Sige na, aalis na ako. Baguhin mo ang sarili mo at marami ka pang mapapaibig na lalaki dahil maganda ka at mabait. Kung dito ka lang mananatili sa lugar na ito, ay hindi mawawala ang lungkot mo dahil paulit-ulit lang nababalik sa alaala mo ang nakaraan. Lalo na kapag maririnig mo na pinag-uusapan ka ng iyong mga kapitbahay.
Sundin mo lang ang payo ko at tiyak mahahanap mo ang katahimikan sa puso mo. Ang totoo niyan, may asawa at anak na ako. Kaya sana maintindihan mo rin ang mama mo na kailangan niya magsinungaling sa'yo para hindi ka mapahamak. Tandaan mo, ang depresyon ay pumapatay at nagiging dahilan para magpakamatay ang isang tao. Dahil kapag hindi mo na kaya ang sobrang kalungkutan, ay magpapakamatay ka na. Kung hindi nagsinungaling sa'yo ang mama mo, ay malamang tinapos mo na ang sarili mong buhay. Kapag nagpakamatay ka, ay para ka na rin pumatay dahil hindi naman ikaw ang nagmamay-ari ng buhay mo. Tapos papatayin mo ang sarili mo. Mahabang paliwanag ko pa sa kanya. Pagkatapos ko siyang payuhan, ay iniwan ko na siya habang umiiyak. Ibinalik ko na rin sa kanya ang batong ibinigay niya sana sa akin. Alam ko ang hinanakit niya at alam ko ring seryoso siya kapag umibig. Kaya maswerte ang lalaking maging kasintahan niya o magiging kabiyak. Ang akala niya kasi ay totoo ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na tungkol sa akin. Pero totoo ang sinabi ko sa kanya na marami pang magkakagustong iba sa kanya. Dahil totoo rin naman na maganda siya. Sakto ang tangkad, maputi, maganda ang mukha, at malaki ang mga bagay na gusto ng mga lalaki na dapat malaki. Siguro gets nyo na ang ibig kong sabihin. Sa totoo niyan, ay ipinakita ko pa sa ating narrator ang picture ng dalagang iyon at hindi siya makapaniwala na nasa 17 taong gulang pa lang iyon. Dahil masasabing dalagang-dalaga na talaga ang itsura at kumpleto na ang kurba. Matapos ng aming pag-uusap ay lumayo na ako sa kanilang bahay at gumawa ng portal papatawid sa mainland kung saan naroon nakatira ang ate ko. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento at hindi ko alam kung kailan uli ang kasunod dahil masyado pang maiksi ang natira sa akin na mula sa ating dakilang babaylan. Abangan na lang natin ang muli niyang pagpapadala. Maraming salamat po sa pakikinig. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sergeant Katzdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel. Pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.